Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may Aurora Boulevard, corner EDSA, Cubao, Quezon City. Magbibigay tayo ng update tungkol dito sa isang bagong mixed-use development na ongoing na ginagawa ngayon. Ayan, makikita natin. Yan ang Filinvest Activa. Strategic ang location ng proyektong ito na sa kanto ng EDSA at Aurora Boulevard kung saan nagtatagpo ang linya ng MRT 3 at LRT Line 2. Ang proyektong ito ng Filinvest ay magkakaroon ng 5-story mall, 32 stories na high-rise condominium, 14 stories na office tower, magkakaroon ng isa pang office tower at isang hotel. So ayan guys, makikita naman natin dito ang latest progress sa ginagawang mixed-use development ng Filinvest. Ayan po, nakikita natin na high-rise building ang Activa Flex. Flexible ang mga units dyan, pwede siyang gawing home at office. Dito naman sa gilid, magtatayo pa dyan ng hotel at doon sa likod ang 32 stories na residential condominium. Ito namang mahaba na building, ito yung Activa Mall. Ito ang magiging pinakabagong 5-story mall dito sa may EDSA Cubao. Napakaganda ng location ng proyektong ito. Malapit sa mga railway line katulad ng MRT 3 at LRT Line 2. Malapit lang din ito sa Araneta City, Cubao. Mukhang halfway complete na ang proyektong ito. Ayan, makikita natin kasalukuyan pang tinatayo ang Activa Hotel at ang office tower sa taas ng mall at doon naman sa likod ang 32 stories na residential condominium. Ganito naman ang magiging itsura ng proyektong ito kapag natapos na. Gaya na sinabi ko kanina, yung Activa Flex, yung building na nakatayo na dyan, pwede siyang gawing home at office. Sa taas naman ng mall ang 14 stories na Activa Office Tower. Dito naman sa baba ang 5-story mall. Noong 2019, nanalo pa ito ng award bilang Best Mixed-Use Development. Ang ganda pala nito kapag natapos na. Ayan, makikita natin dito sa malapit. Ito na yung progress sa ginagawang bagong Activa Mall dito sa may EDSA Cubao. Ito ang lumang footbridge dito sa may EDSA Cubao.
dapat palitan na to o kaya magkaroon ng renovation. Dalawang bagong development ang malapit nang matapos dito sa may Cubao, Quezon City. Isa na nga dito ang development ng Filinvest, ang Activa, kung saan may mall, may office tower, may hotel, may condo. Ang isa pang bagong proyekto na malapit na rin matapos at magbukas, ang bagong Gateway Mall 2 extension. Pupuntahan natin yan mamaya, ipapakita ko sa inyo yung latest update. Mula dito sa MRT, makikita natin yung latest progress sa ginagawang Filinvest Activa, isang mixed-use development. So ayan guys, ito yung location niya sa kanto mismo ng EDSA at Aurora Boulevard. Dito naman tayo sa isa pang development na malapit nang matapos, ang Gateway Mall 2 extension dito sa Araneta City. Tapos na yung exterior ng mall, ang ginagawa dyan ngayon, yung mga stores sa loob ng mall. Dito naman sa taas, ang chapel na may 500 seating capacity. Kakaroon pa dyan ng sky garden, botanical garden, at marami pang iba. Tingnan naman natin yung progress dyan sa loob ng Gateway Mall 2. So ayan guys, nandito na tayo sa loob ng Gateway Mall 2. Ito pala yung area na nagko-connect sa Gateway Mall papunta sa Farmers Plaza. Ayan, makikita naman natin dito, naka-install na yung mga bagong escalators. Ayon pa sa bagong schedule, magbubukas na daw ito ngayong February 2023. Pero hindi pa sinasabi ang exact date ng opening. Ayan guys, tingnan nyo, mataas itong bagong Gateway Mall 2 extension. Nasa 6 or 7 floors. Hindi pa talaga ito yung mismong mall na pinakita natin kanina. Ito pa lang yung parang bridge na nagko-connect sa Gateway Mall at sa Farmers. Dito pa sa kabila yung mismong Gateway Mall extension. So ayan, makikita nyo naman kung gaano kalawak itong bagong extension ng Gateway. Dito naman bukas na yung entrance exit papunta sa Araneta Coliseum. Ang bagong Gateway Mall 2 ay itinayo sa palibot ng Coliseum. Dito sa area na to, kapag binuksan na yan, yan yung papunta doon sa bagong mall na extension ng Gateway. Napakalawak talaga ng bagong mall na ito at mataas pa. Isa na namang bagong pasyalan na tambayan ang malapit nang magbukas dito sa may Araneta City, Cubao. Alin sa dalawang proyektong ito ang excited kayo na matapos na at magbukas na? Ang Filinvest Activa
o ang Gateway Mall 2 Extension. Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at mag-subscribe. Thank you for watching.